Tayo po ang lahat. Hindi niyo ang Panginoon nakilain ang kanyang halal. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami ay maging dapat makinabang. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Efeso. Mga kapatid, pasakop kayo sa isa't isa, tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo, na siyang ulo ng simbahan, na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang simbahan, gayon din naman ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kanilang asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito upang ang simbahay italaga sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang maiharap sa kanyang sarili ang simbahan, marilag, banal, walang batik at walang anumang dungis o kulubot. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kani-kanilang asawa tulad ng sariling nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi
sarili niyang katawan. Bagkos, ito'y pinakakain at inalagaan gaya ng ginagawa ni Kristo sa simbahan. Tayo'y mga bahagi ng kanyang katawan. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa. At sila'y magiging isa. Isang dakilang katotohanan ang inihahayag nito. Ang kaugnayan ni Kristo sa simbahan ang tinutukoy ko. Subalit ito'y tumutukoy rin sa bawat isa sa inyo. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyo-inyong asawa gaya ng inyong sarili. Mga babae, igalang ninyo ang inyo-inyong asawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adik ay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya at uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan ang asawa'y parang ubas na mabunga. Bagong tanim na olibo, sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sinuman kong ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapalanawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pagunlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Ano ang katulad ng paghahari ng Diyos? Saan ko ihahambing ito? Katulad ito ng isang butil ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang halamanan. Ito ay lumaki hanggang sa maging punong kahoy at namugad ang mga ibon sa mga sanga nito."
Sinabi pa ni Jesus, saan ko itutulad ang paghahari ng Diyos? Katulad ito ng lebadurang inihalo ng isang babae sa tatlong takal na harina, anupat umalsa ang buong masa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo ng lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Aral tungkol sa paglago ng paghahari ng Diyos ang itinuturo sa atin ng ating Poong Jesus Nazareno. Paglago ng paghahari ng Diyos. Ginamit ni Jesus ang imahe ng butil ng mustasa at lebadura para ipakita na anumang maliit na bagay maaaring lumago. Anumang maliit na bagay maaaring lumago. Sabi ni Jesus, parang butil ng mustasa. Nakakita na po ba kayo ng buto o butil ng mustasa? Hindi po ito yung mustasa na nilalagay natin sa sinigang sa miso. Hindi po yun, no? Yung parang dahon lang, di ba? Parang pechay. Hindi po yun. Ang mustasang tinutukoy dito ni Jesus ay singliit ng butil ng linga. Nakakita na po ba kayo ng linga? O yan, mas familiar tayo, no? Hatiin mo pa sa gitna ang butil ng linga. Ganyan ang butil ng mustasa. Ganyan kaliit na sinabi ni Jesus, kapag naitanim, maaring lumaki na isang puno. Gaano kalaki? Singlaki ng puno ng mangga. Hindi kasi tayo pamilyar eh, no? Sa lupain nila Jesus, sa Holy Land, ganon ang butil ng mustasa. Isang puno na maaaring lumaki. At ganyan daw ang paghahari ng Diyos. Nagsisimula sa maliit, pwedeng lumaki. Pero, ang sabi ni Jesus, dapat itanim. Ang butil na hindi itinanim, gaano man kaliit, gaano man kalaki, hindi lalago. Kailangan itanim. Ganun din, sabi ni Jesus, ang paghahari ng Diyos ay parang isang lebadura na kayang paalsahin ang isang masa. Nakakita na po ba kayo ng lebadura? Diba? Yung lebadura, ilalagay mo lang kaunti. Mas marami sa harina. At yung kaunting yon, kaya niyang paalsahin. Kaya niyang palakihin ang masa. Ganyan daw ang paghahari ng Diyos. Parang lebadura, kaunti lang, pero pwedeng umalsa na malaki. Pero bago umalsa ang isang masa, kailangan mo munang mag-intay. O, diba? Yung sa bakery, yung mga gumagawa ng pandesal, para lumaki ang masa, mag-iintay ka muna ng saglit. Hindi agad lalaki, kailangan mong mag-intay. Magandang pagtuunan ng pagninilay na hindi lahat ng maliit ay lalago. Gaya ng butil ng mustasa, dapat itanim. At gaya din ng lebadura, kailangan mag-intay bago umalsa. Dahil kapag walang itinanim, kapag hindi marunong mag-intay, walang paglago, hindi lalago. Kaya ang sinasabi sa atin, anumang maliit na pinagsimulan, kapag pinagtrabahuan, paglago ang kahihinatnan. Maliit na pinagsimulan,
pagpinagtrabahuan, paglago ang kahihinatnan. Gaya ng paghahari ng Diyos, paghahari, hindi kaharian. Oh, magkaiba po yun. Oh, magkaiba ang paghahari sa kaharian. Ang kaharian ay tumutukoy sa lugar na pinaghaharian ng hari. Oh, gaya ng palasyo. Oh, yan ang kaharian. Pero ang paghahari ay tumutukoy sa mga taong nasasakupan ng isang hari. At yan ang tinutukoy ni Jesus, hindi ang palasyo na kailangan palaguin, kundi ang mga tao na pinaghaharian ng Diyos. Yan ang paghaharing tinutukoy ni Jesus. Nung mga panahong iyon kasi, kaunti pa lang ang sumusunod kay Jesus. Maliit na grupo pa lang ang naniniwala kay Jesus. Ngunit sinasabi niya sa kanyang mga alagad, kahit tayo ay kaunti, kahit tayo'y maliit na grupo, kapag sama-sama tayong magtrabaho, sa huli, tayo ay lalago. Tayo ay lalaki. Iniisip ko tuloy, parang ito ang simbahan ng Quiapo. Nagsimula naman ang simbahan ng Quiapo ng kaunti lang ang mga deboto. O baka nga, walang deboto. Ikaw din, noon, hindi ka pa naman deboto. Pero, nang dahil sa maliliit na pagtatrabaho ng simbahan, nang dahil sa munting kwento ng mga tao, nang dahil sa pinasa ng mga tao ang debosyon, sa huli, lumago ang debosyon sa Poong Jesus Nazareno. Dumami, hindi lang sa Pilipinas, at umabot pa maging sa ibang bansa. Yan ang sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. Anumang maliit na pinagsimulan, kapag pinagtrabahuan, kapag pinagtiyagaan, sa huli, paglago ang kahihinatnan. Parang pag-aaral. Kapag nag-aral tayo, nagsisimula tayo sa kinder hanggang dumating sa kolehiyo. Maliit, palaki. Ganon din sa negosyo, nagsisimula sa maliit na tindahan hanggang sa maging malaking mall. Oh, di ba? Yan ang kwento nung pinakamayamang pamilya dito sa Pilipinas. San ba sila nagsimula? Diyan, sa abinida. Maliit na tindahan. Pero ngayon, malaking mall. Ganon din sa pagtataguyod ng pamilya. Maaring nagsisimula lang sa maliit. Nagre-renta lang, nagko-commute, namamasahe, naglalakad. Pero sa huli, kapag nagtrabaho at nagtiyaga, maaring makabili ka rin ng bahay. Maaring makabili ka ng kotse na dating naglalakad, ngayon, nagda-drive na. Ganon din sa ating pananampalataya. Simula sa maliit, papunta-punta ka lang sa Quiapo, pasindi-sindi ng kandila, nagdadasal ng rosaryo, nagsisimba lang, nangungumpisal o lumalakad ng paluhod, yang mga maliliit na ginagawa mo sa huli, magdudulot sa'yo ng paglago. Mga kapatid, ang paglago ay isang proseso na hindi natin pwedeng madaliin at higit sa lahat, hindi natin pwedeng dayain. Walang ibang daan kundi ang pagtrabahuan at pagsumikapan. Dahil kapag nandaya, walang paglagong mapapala. Ang mandaraya, sa huli, walang mapapala. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tulad ng isang malaking puno na mayroong mayabong na sanga o katulad ng butil na matahimik na lumalaki. Gayon din ang paglago ng paghahari ng Diyos.
Sama-sama tayong manalangin bilang pakikibahagi natin sa mapagmahal na plano ng banal na kabutihan ng Diyos. Ating sambitin sa bawat panalangin, Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Ang simbahan naway patuloy na umunlad sa pamamagitan ng pagtanggap at pagbabahagi ng kaligtasan sa mga kultura at mga pinahahalagahan sa buhay. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Yaong mga nasa programa ng pagpapaunlad ng ekonomiya, naway bigyang suporta ang mga magsasaka at yaong mga nagpapaunlad ng lupa, naway alagaan at igalang ang likas na kalikasan. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Ang ating mga pamilya, lalo na ang ating mga anak, naway lumaki sa pamamaraan ng biyaya at umunlad sa kawangis ni Kristo. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Ang mga may sakit, naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at mapalakas sa pamamagitan ng ating pag-aalaga at pagkalinga. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Ang ating mga mahal na yumao, naway masiyahan sa kapayapaan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming maunawaan ang kahalagahan ng panahon ng aming pag-iral. Buksan mo ang aming puso sa iyong salita upang maging mabunga kami lagi. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo munang lahat. Ito itabay at alak na sa'yo, ikilain sa kabutihan mo, at ang kapitalay sa'yo, masasalamat ng puso. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming iniyahain sa iyong kadakilaan
upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito ay aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami, ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsulod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malihis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa aking nananahan, mananahatin ako sa Kanya. Masagana, siya sa Ama'y nagbigay ng karangalan. Mula ngayon, ayoy aking kaibigan. Sa ilimat na
Announcement, available na po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na at sa buong buwan ng Nobyembre. Ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Inihahandog ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno booklet. Ito ay naglalaman ng nobena ng mga dasal sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ito po ay mabibili sa ating parish finance office at nagkakahalaga ng 20 pesos. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal, upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan po ninyo ang lahat na may mga dalang imahen at dasalan, mga nahihirapan at nasasaktan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus,
Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krusong pinamatayan ay sagisag ng aming kasalanan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niniwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niniwalhati ka namin.